papalapit na nang papalapit ang araw ng New Year at matatapos na nga ang 2021. Sa segment na ito, ay aalamin natin kung alin ba ang mga maswerteng halaman ang magdadala ng buenas at masaganang buhay sa taong 2022. Karaniwan ay hindi natin masyadong napapansin ang mga halaman sa ating paligid. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang mga halaman ay parang mga magnet pala na kung aakit ng kasaganaan, kalusugan at pag-ibig sa mga taong nag-aalaga nito. Ayon nga sa mga feng shui expert, ang halaman ay nagdadala ng positibong chi o magandang energy na nakakaapekto sa ating pag-iisip, damdamin at pakikitungo natin sa iba't ibang tao. Kaya't napakahalaga talaga ang mga halaman sa feng shui. Maaring meron na nga nito ang inyong mayaman na kapitbahay. Ang mga halaman na ginagamit sa feng shui ay nagdadala ng swerte sa kanilang mga bahay at kayo na nga ang susunod na yayaman. So, ano-ano nga ba ang mga halaman na magdadala ng swerte sa taong 2022? Number 1. Orchids. Ayon sa feng shui experts, dahil nga sa napakaraming klase at iba't ibang kulay ng orchid sa buong mundo, ay depende sa kulay ng orchids ang magdadala sa atin ng mga magagandang kapalaran. Kung nais mong magkaroon ng magandang love life o gusto mong magkaanak, ang magandang kulay ng orchids ay kulay pink at kulay orange. Para naman sa katahimikan at peaceful na buhay, kulay puting orchids ang iyong piliin. Maganda raw ilagay ang mga orchids sa harapan ng ating mga hardin. Ngunit ingatan natin ito at huwag nating hayaan na ito ay tuluyang masikatan ng araw. Tila bahagyang araw lang at katamtamang init lang ang kailangan ng mga orchids. Number 2, palmera. Ayon sa feng shui experts, isa sa mga halamang nagdadala ng buenas ay ang palmera. Ito ay simbolo ng katiwasayan. Magandang itanim ito at ilagay sa malapit sa pasukan ng ating pintuan. Warning naman ng mga feng shui expert ay ang palmera ay hindi dapat inilalagay sa harap ng bintana dahil nga tumataas at lumalaki ang palmera. At posibleng maharang ito ang agos ng buenas na dapat ay papasok sa loob ng ating tahanan. Number 3. Peace Lily. Maganda itong halaman dahil ito ay may abilidad na linisin ang hangin sa ating paligid. Ayon nga sa feng shui experts, ito ang pinaka-the best na halaman at palagi nga nila itong nire-recommenda. Ang Peace Lily ay nagdadala ng katahimikan at payapang pamumuhay sa tagapag-alaga nito. Maaari mo namang ilagay ang Peace Lily sa labas o hindi naman kaya ay sa loob ng inyong bahay. Number 4. Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay sagisag ng tibay at katatagan. Isa rin ito sa pinakamaswerteng halaman ayon sa mga feng shui experts. Paalala lang nila ay huwag na huwag kang maglalagay o magdi-display ng Lucky Bamboo na mayroong apat na stalk dahil ang number 4 nga sa feng shui ay simbolo di umano ng kamatayan. Maswerteng ilagay ang mga Lucky Bamboo malapit sa ating mga main door o hindi naman kaya sa loob ng ating sala na nakaharap sa ating mga pintuan. At ang panghuli, number 5, Jade Plant. Ang Jade Plant nga ay isa sa pinakapaboritong halaman ng mga feng shui expert dahil ibang-iba ang uri ng swerte na daladala nito. Dahil nga sa mga kukbol-kumpol at malabelding dahon nito ay nagmimistulang pera. Mainam itong ilagay malapit sa ating mga main door. Malakas itong umakit ng pera papasok ng ating bahay. Kung nais mo naman na umaapaw na kasaganahan, mas maganda itong ilagay malapit naman sa ating hapagkainan. Kayo, anong pipiliin niyong alaga ang lucky plant ngayong 2022? I-comment niyo na sa comment section.
Maraming salamat sa inyong panonood at laging tandaan, hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang ito. Meron po tayong wisdom at free will na pwede nating gamitin. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, i-click lang ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa ating daily horoscope.